Magluto tayo. Chilintani Italian tomato pasta. Halika, samahan niyo ako. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ito niluto. Lalagay lang ko ng oil. 1 to 2 tablespoons. Olive oil yung gamit ko. At kapag mainit na yung ating oil, unain natin yung ating onion. Garlic. Magpipinch lang tayo ng salt at ng black pepper. At i-add na natin yung ating tomato. Caramelize muna natin yung ating tomato bago tayo mag next ingredients. At yung ating chicken breast, kinat ko lang siya ng cubes. Lalagyan ko lang siya ng salt at ng pepper. At hahalo-haloin lang natin. I-add na natin yung ating chicken. Maglalagay lang tayo ng 1 teaspoon of chicken powder at ng pepper. Maglalagay tayo ng white wine, mga 1/4. 1/4 cup. So sa ating casserole, meron na siya ng boiling water and nilagay ko na siya ng salt. So kapag ka nagluluto ng pasta, yung salt is dapat parang sea salt yung alat niya. At yung gagamitin ko palang pasta is Chilintani. So, according to the packaging instruction lang, 10 minutes. So, 8 minutes or 9 minutes, off na natin para maging al dente yung ating pasta. So, dito sa ating sauce, maglalagay na tayo ng basilico. So, kung ito lang, pwede na siya. As is siya lang. And cheese, pasta na siya. Pero mas pinasarap natin dahil maglagay tayo ng chicken. Kung wala nito, pwede naman ng whole tomato lang. Laban na yun. Lalaban na siya. Maglalagay lang tayo ng 1 tablespoon na sugar. Maglalagay tayo ng ating basil. At ng cheese. So, titikman natin. Okay ng lasa. Tikman pa ulit natin. So okay na siya. At ilalagay na natin yung ating pasta. Thank you.
i-mix lang natin. Tap ulit tayo ng cheese. So at ito na, meron na tayo ng silentsan, ito may ito pasta. So, nakalimutan ko to guys, pero pwede pa namang ihabol. Maglalagay tayo ng Italian seasoning. Mga 1 teaspoon. So, dapat kanina habang nagsusuté nilagay na nakalimutan ko. Yan kasi. Pero okay lang yan kasi hindi pa naman siya, hindi ko pa naman ino-off yung apoy. Tikman natin yung ating pasta kung al dente pa. So, saktong-sakto lang yung al dente ng ating pasta. Masarap. Lalagyan ko pa siya ng parmesan cheese. Sarap na, pero so magtatapa ako ng parmesan cheese. At sa pag-serve, kailangan din nating maglagay ng parmesan cheese. So okay na talaga 'to. Ibubus ko na 'yung aking cheese. So, kung merong pa siyang sauce, nakikita ninyo, may maliquid pa siya. Ma-absorb pa yan ng ating pasta mamaya. So, mamaya, pag nakita ninyo, wala na yan siya. Ma-absorb siya ng pasta. So, okay na to. At ready na for serving yung ating Silestani Tomato Italian Pasta. So, ayan guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa akin channel, please subscribe. Pag-ring the bell para every time na nag-upload ako, ay manonotify ka. Nagugustuhan nyo yung aking video, pakibigyan ako ng like, at pakifollow ko sa aking Facebook page, Kilda Kitchindag. Maraming salamat sa inyong panonood, at sana magkita-kita pa tayo sa ating mga next video. Bye-bye!